po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga Bicutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Na Votas, para niya kay Valenzuela Mandaluyong Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig na Taguig, atin na rin, ang Milenios ng Manila, number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Milenios ng Baluarte. The Millennials, the Millennials Choice. Yes, stop. This is iRadio, Los Angeles. Sa Panginoon by worship band. Hello! sabit na naman. Aga-aga, sabit parate. Pagkansihipon pag umubo. Walang pakialam sa mundo.
Kahit na dumadahak na ng... Ay, nako. All right. Magandang good morning. Good morning po. Buong Pilipinas. Good morning, Philippines. Good morning. Good morning sa ibang sulok ng mundo. Yes. Or good evening. Mm-hmm. Good evening, LA. Araw po ng Monday. Monday, Tuesday na sa kanila. May 17. Ang bilis? Ang bilis. 18 na sa kanila. Ang bilis na ba? Kamusta po ang inyong weekend? Oh yeah. Kamusta po kayo? At naway naging masaya, makabuluhan ang inyong weekend. Yes, I suppose. Ako weekend ko. Muntik na ako madisgrasya. Noon. Sabado pa. Ano nung Friday ko natatandaan ninyo? Ibali Sabado sa kanila niyan. Nandito si Doc SP, di ba? Eh, masama na pakiramdam ko noon. Pero pinipilit ko lang. Talagang ano. Sakit dito sa kaliwang tagiliran ko. Sabi ko, ano ito? Kidney? Sabi ko. Teka muna. Matino itong mga kidneys ko. Bakit ganyan? Sabi ko. Mm-hmm. Kung ano na tuloy yung pumapasok sa isip ko. Sabi ko, Lord, ano itong sinusubukan mo na naman ba ako? Sabi ko. So, hindi kinabukasan, natapos tayong iRadio, no? Kinabukasan, mga bandang alas 3 sa madaling araw. Aba, ang sakit, sakit. Nagising po ako. Ang tulog ko'y 3 oras. Hindi ko mapakali sa higaan, patuwat, patiyaya, pakaliwa, pakanan man na pumuesto. Ang sakit. Naku, punta ako ng banyo. Hindi ko alam kung naihi ka, nadudumi ka, lahat na lang para ka naglilihi. Hindi ko talaga alam. Yung mga bandang siguro 6 o'clock ng umaga, nag-declare na ako noon. Mm-hmm. Sabi ko, tara na sa hospital. Sabi ko, magpa-urgent care na. Gusto nito, sa ER ka na lang, emergency room, para mas mapadali. Hindi ka ako, dito muna tayo sa urgent care. Mm-hmm. At matingnan natin kung anong mangyari. E di, along the way, sinasabihan ko na si Karim. Oo. Sabi ko, anong mangyari, mauna ka nang umuwi. Sabi ko, kasi magkasama kami. Baka daw ma-operahan siya. Baka operahan ako eh. Sabi ko, you're going too far. Hindi ka naman basta-basta o-operahan. Hindi ko nga alam eh. Kaya sa sobrang anyway, sakit okay, na. Okay. O di, pagdating namin sa hospital, haba ng pila. Di, naku, paano ba ito? Sabi ko, ang sakitan ng pakiramdam ko, tapos na, yung irritable ako kasi pagka may nararamdaman ako eh. Ay, grabe. And, pag nung mabilis naman yung ano, yung pila, lapit yung nurse. What's the problem? Sabi ko, masakit yung tagiliran ko. Tapos I can't breathe. Sabi ko na lang ganun. Pagka kasi ganun na katuwiran niya, hindi kayo makahinga. Di bibigyan kayo ng priority. So, nilipat kami ng pila, doon kami pinapila sa mas malapit. Aba, talaga naman. Paglipat namin sa kabila, sabi nung nurse doon, nakuha na ba kayo ng ano? Information. Information. Sabi niya, oo. Malay ko kasi, magulo. Sabi ko, teka. Magulo isip ko eh. Wala pa yung mga, yung kanyang ID number doon sa... Wala pa information eh. Yung kanyang ID doon sa hospital. Wala, hindi naman namin binigay yung pangalan niya. Yung membership card. Paano siya tatawagin? Sabi ko, nilapit ako, eksakto pala Pilipino. Pero anyway, ganoon na po yung nangyari. Nakapasok na ako sa loob. Hindi ka pa nakakapasok. Ay, hindi po. Ito na. Aha. Di, umupo muna kami doon sa labas. Kasi bawal tumistambay sa loob eh. Nag-pray muna ito. Tapos nung nagpe-pray siya, unti-unting sabi ko, parang nawawala. Parang gumiginhawa yung pakiramdam ko. Adi, maya-maya, sabi ko sa, parang magic, nawala agad, sabi ko. Yung ting, bigyan natin isang magandang effect. Ayun, gano'n. Biglang nawala yung sakit ng tagiliran ko, pati yung madilim kong paningin na nawala. Ang dami kasi nagpipray sa'yo. And then, para masigurado, pumasok na ako sa loob. Tinawag na ako ng nurse. Tapos sabi ng doktor sa akin,
What's the problem? Puro tanong ng tanong, pare-pare. Hindi, sabi ko, Doc, I have a problem on my left side. Check niya yung ang aking records in history ko. Oh, you have a kidney infection before. History, ha? Huh? Yes. Oh, di, whatever, sabi ko. Okay, we're going to take a urine test. So, kinakailangan yung wiwi, yung jingle. Te-testingin ako, ay kukuha na daw ako ng sample. Oh. Di, binigay ko yung jingle, ay, yung ihi ko dyan. Mm-hmm. Oh, sige. Mapanghit-panghit. Di, tinesting nila. By then, natagal ako naghintay siguro. Yung mga 10 minutes din ako naghintay doon sa, ano, sa waiting room, doon sa loob ng kwarto. Maya-maya dumating na yung doktor. Mr. Pasqua, yes, your urinal test is negative. Tapos eh, what's wrong with you? I don't know, that's why I'm here. Di, pinisil-pisil niya yung chan kong ganyan. Does it hurt? No. Di, pinitik niya ganun. Oh! May kabag. You have gas. Kinabag. Sana nilagyan ko ng, alam mo yun sa mga bata, yung sinulid na galing doon sa damit tapos nilagay ko dito sa noo mo. Ayun, binigyan ako nung chewable na gas X. That's it, pansit. Tapos ang istorya. Praise God. But, diba? Sabi ng doktor, it's good thing na you come to the ano yeah. hospital para maliwanagan yung isip. Of course. Yeah. Yun naman yun eh. Uh-huh. Sakit talaga eh. Nagkakaganon din ako eh. Umiikot yung hangin. Di, minsan nga dito sa aking ano eh, sa bandang dibdib ko. Yeah. Masakit, parang tinutusok. Pero maraming salamat po doon sa na mga nag-pray. At yeah. Thank you. Salamat po. Nako. Eh, ganun talaga tayo rito. Tulong-tulong lang tayo. Kailangan pag-pray natin ang bawat isa. Yes. Minsan kayo, minsan kami naman, di ba? Yes. Hindi naman parating, ako na lang parati, hindi naman parating kayo na lang. Mm-hmm. Give and take lang tayong lahat, ano? Yeah, tama. Pero yun ang aking weekend po. And then Sunday, nag-church kasi kami, kasama na yung mga apunatis. Yes. Yan, oh, yan. Medyo makulimlim nga lang ang panahon. Eto, madaling araw nang umuwi. Siyempre. Naunsya mo yung lakad ko ng ano eh. Bala kasi nila mag-ano eh, yung Saturday na yun, supposed to be, mag-ano, maglulus tayo ng salapi. Uubusin na naman ang salapi ko. Sinamahan niya ako sa ospital, kaya sama ng loob niya. Ay, grabe ka naman, di naman masama ang loob ko. Tapos sabi niya, sige, para makabawi ako. Doon naman tayo sa Citadel. Talaga naman, oh. Hindi pa nakakaraos. But anyway, thank you po sa inyong lahat. Yes, mga nag-pray. Syempre. Talagang ibang klase po ang prayer. Iba. It proves that prayer works. Prayer works po. Do talaga. Not underestimate yeah. prayer, sabi nga. Yung devil nga, tumatalsik sa prayer. Mm-hmm. Kaya pag-pray po natin yung... Ay, lagi tayo magdadasal. Yes. Alright, umpisan na natin ngayon itong araw na ito. Araw po ng Monday hanggang 9:30 tayo ngayong gabi. As usual, dumadamit, tumatagal na naman tayo. Mag-roll call na tayo sa letrang M. Pangalawang linggo na ito na siya lagi ang top of the line. Walang iba kundi si Myrin Kuanan. Hello, Myrin. Is it Myrin? Hello. Ayan. Siyempre, ang young fans. Si Lois Angelin. Ada tu. Eh, ba yung gusto ko. And of course, ang sexy, very ay. Gorgeous na naliligo sa dagat. Ba, sino yan? Para siyang sirena na alala. Ano, Jezabel? Si Rejoice Porfilia. Wow! Gabi-gabi na lang. Andiyan din si Dulce Solis. Dulce Amor. Ayan. At syempre, nandiyan na maganda. Kaakit-akit ang kanyang beauty. Nang sabi niya, good morning, watching from the country where when you buy at the tindahan, galit pa yung tindera. Philippines! Si Eka Antes Velasco. Ibang klase talaga tayo. Eka, si Rebecca yan. Rebecca, tunay na pangalan.
Hello then kay Captain Yefronia Zalazar. Hey, sumasabit. Good morning po. And hello, Moises Aaron Cristobal. Maybe you're watching with Nana Delor, RJ, Ati Matt, Matt. Yes. Kumusta, kumusta? Isang mapagpalang araw, sabi ni Caris Cristobal at sa Yurin. Yes. And of course, si Sister Jackie Gonzalez. Yes, Sister Jackie. Bibili ko na yung t-shirt, Sister Jackie, you came. Para lalagyan mo ng iRadio. Kulay pink? Yes, ikaw nga blue eh. Di syempre sa akin pink. Bah, pwede ba yun? Pagsapit ng dilim, nasa Coco Banana, Tina Tabernilla. Good morning, Tina. Atina, Tina. Tina Tabernilla. Syempre, nandiyan din si Nanay Filipino sa buhay pa. Eka naman sa'yo. Patay. Si Nanay Filipina Salva. Nasa dialysis siya ngayon. Nagda-dialysis si Nanay. Ayan, ingat-ingat lang Nanay. Ayan, hope you feel better. Once na natatapos ang iyong dialysis. And of course, si Faye Cabrera. Hello, Faye. Okay, good morning. Hey, Rico. Ang babaeng maswerte. Maswerte sa pag-ibig niya. Oh, syempre. And of course, si Golden. Ano ba yung ano niya? Golden ang pangalan niya doon sa kanilang apps na pinupuntahan. Kalimutan ko na eh. Golden? Oo, si Glyza Villarosa. Ah, Isa Sigera Villarosa. Hello again to Pastor Norman Lawrence Kuwanang. Hello, Pastor Norman. Hello, Pastor. Good morning po. Sophia Moraine Odi Ginawan. Oh, ang ganda na pala. Sophia with H. Moraine Odi Ginawan. Ano ba? Alright. Sunny Salubaiba Tabernilla. Maybe watching with her son, si Samuel. Good morning sa inyo dyan. Sa Cagayan. Ayan. Happy morning din sa iyo, Leticia Cruz. Good morning. And of course, ang ating magandang mami dito, yes, si Mami Nelia Giwa. Hello, Mami Giwa Nelia. Hello, Mami Nelia. Magandang morning dyan sa inyo. Good morning, good morning. And of course, from Alberta, Canada, Ate Tina de Castro. Yes, Ate Tina. Ayan, hello din kay G. Velasco. Ano daw, wash out sa lahat. Wash out. Oh, wash out. Wash out daw. G. Velasco. Ayan. Loris Cristobal. Good morning, Loris. Happy-happy kayo dyan, ha? Dami-dami nyo dyan ngayon. At si Siming sila, no? Oo. Kasama rin si Maranata Joy Cristobal. Mga Cristobal. Ayan. Nangiinggit. Oo nga. And of course, nandyan din si Farah Cristobal. Woo! Evelyn, Evelyn Alejandro, magandang atin ni Lorna Alejandro na hanggang ngayon na hindi siya mahanap, nawawala si Lorna Alejandro. And of course, si Pastora Mary Grace Bo. Okay. Kinabahan, oh, kinabahan daw sila Paris ng nabalitaan about your city. Ay, naka. Wala, ayaw pa akong pakakawalan ni Lord. Siyempre. May mga pinapagawa pa sa akin. Matagal ka pa, matagal ka pa. Marami pang trabaho. Oh, siyempre. And of course, Gina Pearl Pereira. Good morning, good morning, good morning. Gina Pearl Pereira. Diba? And of course, nanyan din si Lina Flor Salas. Alay, tinanong nyo din si
at si Lord wala nang iba pa. Yes. Ayan, iba. Shell Ginawan, hello. Ayan, sabi ni nakakalungkot naman hirap ng mga pasyente, nagdagdag na naman ang bayad ang dialysis center. Oh, okay. So, okay na naman. Ay, sabi ni Shell Ginawan, Sir Ramon, Ma'am, kami natanggap po na yung blessing. Oh, salamat po kay Pastor Sanet sa inyong ma'am. As it, kay Sis Lorna Daniel. Ayan. Nagpa-prayer bigla. Nagpa-prayer brigade ba naman si Mame? Kaya naingayan ang kalangitan. Sa dami ng nanalangin. Praise God. Totoo yan, totoo yan. Ayan. Sige na naman. Ayan. Unix Arturo. Hello, Unix. Yes, Unix. Ayan. Glenda May. Nabanggit na natin si Glenda May. Ayan. Maranata Cristobal. Oh, siya. Yes. Oh, Lorna po ito, si Taris, nagpalit kami ng cellphone ng jowa ko. Nagpalit siya na ng dami. Hello, Lorna. Maganda morning. Nakuha mo na ba? Walang tigil ang baksak ng salapi sa kanya. Talaga naman. Ano siya? Parang ano? Ano tawag doon? Sabi siguro. Malaki pa kinikita ko rito kaysa nagja-Japan ako ng araw. Ay, hindi. Malaki doon, ha? Malaki doon. Gallus Gem! Good morning, Gallus! Ayan, nandiyan din yung aking pamangkin na si Benji Agustin na pumayagpag sa isang madamdaming awiting I Will Survive last Friday. Talagang bumigay ng todo. Give na give to the best of her. Of her whatever. Pero ayos, ha? Ayos. Masaya, masaya. Kumita yung pagkembot mo, ha? Okay, Jeremiah Valdez watching with his family. Si Pastor, si Sister Nelda. Good morning. Sabi ni Lorna, di pa din ako naka-get over sa kaganapan nung Saturday. Mabuhay ang team sa WI. My new CC, Tina Neka. Okay, sabi ni Tess Salas Lasak, Ate Paula Velasco Pajares, Kuya Edison Pajares, I raise you na po. Yes. Alright. Okay, and then sabi pala ni ano yun, ni Pastora Mary Grace. Okay, kumusta na sa inyo? Sabi ni Tess Salas, mabuti, okay na din, Sir Ramon. Ayan, sabi ni Evelyn, sobra po kaming kinabahan, nalaman po namin nangyari sa inyo, Sir Ramon. Thank God po, okay na kayo, praise God. Yes. Okay na ako, okay na. Thank you, yeah. Thank you. Sabi ni Ate Tina, God, good to be back. Hello everyone. Yes, Ate Tina. Good morning, good evening dyan sa Canada. And of course, ang ating kachongki. Sino yan? Siyempre, si Lord Baldivino. Ayan. Andyan din si Johan Yus Justiniano. Ayan. Ay, di ba yung kanyang... Lolo niya. Si Papa Noli. Condolence Yus. Okay. Eto pa. Yung kumari mo. Ay, kumari kong maganda. May vital statistic. Naku. Dati. Isa po siyang 34. 36. Ay, ngayon. 6x6. Ay, grabe ka na. Ngayon eh. 24. Yes. Sexy yan. 32. Oh, bro. 32. Oh, may 132. Ang laki nun ah. 36. Dapat 28 at least. Oo. Parang ano dito, po. Dito ganyan yan eh. Paganyan yan. Parang Pia works back ng kanyang ano. Ang kanyang katawaan. Salamat sa intro. Pampaganda na pampasexy. Inumin yeah. Na mga Miss Universe. Yeah. 2021. Yan ang ininom ni Miss Mexico. Jean Pagkarinawan. Ayan. Ay, okay ah. Hindi ako mali ah. Ayos sa intro ko ah. Bakit naman, meron naman tayo dyan. Wala nga eh, sana may makuha nang dito, no? Ayan, sabi ni Lina Flor, thank you so much po sa inyong support sa amin, sa mga prayer po nyo. Okay na po si Arthur, nagpapataba na lang siya kasi bumagsak ng pagkatawa niya.
kain lang ng kain. Huwag lang yung matatabag. Gulay. Painumin ang intro. Aha. Yeah. Sabi naman ng aking kumari ko talaga ito. Sabi niya, ganda ni Mars. Oh, kumari ko talaga yan. Bigyan na ng jacket yan. Ang mabili ng daliri ko, nasugat ako eh. Hello, sabi ni Rod FT. Andiyan si Rod FT. Hello, gandang gabi, iRadio. Yeah. Ma'am, ganda ka rin, Pasko. Ay, naku naman, huwag niyo ilalakas. At ang pogo-pogo sa pogi-pogi. Si Raman Pasko, ayan. Stay safe and God bless you. Balik sa iyo yan. Pogi-pogi, stay safe din. Leonardo Arenas, magandang umaga po, watching with Emma Arenas. Ayan, okay na po si Ramon, eto po siya ngayon. Ayan. Gumagalaw pa rin. Ayan, Rochelle Obando. Obaldo. Kaya sabi ni Lorna, naku man, napagalitan ako ng GCash. Bakit? Nag-penalty ako, panay daw kasi ang dating ng epektos. Kasi ayaw nila nun. May pera yung GCash. Siya naman ang sinisisi ngayon. Saka kumukuha ng salapi, ha? Tatanungin sa kanya, bakit ang dami mong salapi? Kino-question kasi money laundering daw yan. Ganyan din nangyari sa kanya nun. Sabihin mo lang nagagaling ito sa mga pa-contest. Ayan, mga pa-contest yan. Just be truthful. Yan. Kung ayaw nilang tanggapin, bahala sila. Hindi pa tayo na ibang channel. Ayaw nila, bahala sila. Okay. Sabi ni Caris, hindi pala. Rochelle Obaldo, good morning sa iyo, Rochelle. Ayan. Rochella. Ha? Ano ba siya? Rochella Obaldo. Ah, Rochella pala. Rochella. Sabi ni Eka, I'm fresh from Hugasan. Thank you po sa lahat ng bumubo ng iRadio for lots of blessings. I love you. Thank you. We love you to Eka. Sabi ni Tina, hello mga kapatid, LA and Eka. Mwa, mwa, mwa. Mwa, mwa, mwa pa rin. Hello din kay Kat Arturo. And of course, si Eka, sabi niya, I'm fresh from Hugasan. Oh, yun na nga. And of course, si Norbert Francia. Ayan, good morning. And of course, si Chiki Chan. Teacher Chiki Chan. Hello, lahat ng people here. Ayan, si Chiki. Kapatid ni Chiki Chan, nagwawala na. Papatay na siya. Eto na. Galit na galit. Nagrarambo na siya. Ayan, this is Sean Uclaray. Good morning, Sean. And my sister, Lee Ruiz. Ayan. Okay. I hope si ang iRadio naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Ang oras po natin ay 30 minutes past 7 p.m. Pacific Standard Time. We are broadcasting live from Bellflower, California, USA. Ayan. Naubusan ako ng hangin. Iinom lang po ako ng tubig. Naubusan ng hangin. Kala ko ano. Ang sarap ng tubig. Sige. Wala lasya. Ubusin mo. Ayan. So, ako po, ang tulog ko po ay mga 4 hours lang. Kaya ang beauty ko ngayon ay medyo nalalagas ng konti. So, Pastor James is still in pain. Okay, we'll talk to the doctor tomorrow. Yeah, dapat lang.
I don't know what's that pain. Kung which part of his, which part of the back? Is it lower or higher or in the middle? Maybe, I don't think that's a gas. Maybe it's like, maring ano yan, siguro. It's not a gas. Maybe, I don't know, yung mga muscle, maybe muscle pain. Ayun. Mm. Just let him stay like lying down or sitting down. Okay, don't do much yung mga nagbibigay ng pressure sa mga sa mga muscles niyo, Pastor. Yung tama lang po. Ano lang yan? Lagyan ng hot pack. Yeah, a hot pack lang. Hot pack lang yan. Uh-huh. Tapos o kaya lagyan ng ano to, yung salompas. Yeah, don't drink pain reliever. Rubbing, ano mo yun? Yung, ano ba yun? Like, omega pain killer. Oh, right side of the back daw. Oh, right. Pareho sa akin. De, left ka eh. Oh, ganun din yun eh. Baka, right side. Baka, is it lower, Pastor, or not sa baka Pastor? Gas. Bigyan mo ng gas X. Ganyan din yung nangyari sa akin, sa kaliwa naman sa akin eh. Hanggang ngayon daw siya eh. Oh, masakit yan. Yung parang ihi ka ng naihi ka, ganyan. Mm-hmm. Tapos, hindi mo malaman, madudumi ka o... Uh-uh. Basta yun ang ano, yun ang nararamdaman ko noon. Tapos akala ko kidney ko, sabi ko bibigay na. Sakit talaga, parang tinutusok sa tagiliran ganoon. So nung kumain ako nung gas X, ayun, extra strength. Mm-mm. Tapos kasi gas eh. Yeah, Pastor James, kumain ka lang nung gas X. Kasi pero lagi niya sinasabi iba yung sakit eh, parang sa mga muscles. Muscles? Baka mga muscle spasm. I don't know. Mm. Baka ganun. Kadalasan din ganun ako. Ayan. Kasi meron mga kaibigan, mga kasamahan ko sa trabaho kanina, ganyan din. Ah, ganun. Kaya nakishare sila ng gas X ko eh. Oh. Nakihingi ng... Oh, ano. Wala ka ng gas X? Meron pa rin. Sabi mo nga sa kanila, bumili sila. Eh, binabaunan ko na sila hanggang gas X. Wala. Alam mo naman, marami ko alagang pusa doon. Ah, sabi ni Pastor... Gas, regular, unleaded, or premium? Mas mahal, Pastor, yung ano, yung unleaded. Premium. Hindi, mas mahal yata ang unleaded. Pastor eh, sumasakit na nga lang, nakukuha pang magjo-joke-joke eh. Hello kay Ate Berna Delphine. Hello, Ate, kaka. Good morning. Ayan. Ito sa'yo, kaka. Ayan. Love you, kaka. Sabi ni Rejoice, suot na naman ni Lola Sweetie ang favorite color ko. Iisa na lang kasi ito. Bibili nga ako ng marami nito. Mga isang dosena, pwede na kaya. Yung mga gusto ni Rejoice na kulay. Maganda, di ba? Navy blue. Kasi ang blue, kahit saan mo isuot yan. Favorite kahit color kulay. Ko yung blue. Kasi gustong-gusto ko yung nagmamatching ako ng color. Yung kala mo, pag ano eh, hindi nagmamatch. Pero once nasuot na, uy, nagmamatch pala. Ayun. Blue, my the world girl is blue. Ayan. Blue as her shorts and polo shirt. Ay, nakabistida kaya ako. Tatayo ako ah. Ayan. Flash. Ng puting ilaw. Aba? Charara. Charararararan. Charararararan. Umupo ka na nga dyan. Baka... Ano ba yan nga? Charararararan. Charararararan. Sumas. Alam mo, Pastor James... Ang gagawin mo lang diyan, ganito, para mawala yung sakit ng... Ayan. Para mawala ang sakit ng tiyan mo, hilutin mo lang yan, yung muscle mo. Ganyan. Lagyan mo ng mainit na tubig. Yung... Ano to? Yung hot towel, hot pack. Yan. Oh, hot lang. Hot pack. Tapos, langis. Yan. Langis. Oh, hindi palalam kasi kaya nilalagyan ng ano yan ng mainit para palalambutin yung muscles. Muscle, yeah. Saka hihilutin. Saka mo hihiwain. Pag malambot saka na. Mo hihiwain. Oh, ano karne. Nako. Tapos sabay ire. Aray. Yan, tanggal niya ang sarap ng peeling. Ganyan lang. Nako naman, ito naman mga ito. Parang gusto ko tuloy kayong bilhan ng jacket. Aba? Kasi ito sila, bye. Gorgeous daw ako. Ah, ching. Delilah, ikaw ba yan? Sabi ni Eka. Sino Delilah? Delilah, di mo kilala. Yung sa John and Marcia, si Aling Delilah. Tapos, Ma!
Yeah. Fashionista daw, magaling. Oh, talaga si Glenda, ah. Doña Delilah. Yeah. Dahil dyan, no! Meron kayong chararan, wala lang. Niloloko niya na naman ako. Binubola niyo na naman ako. Naku. Si Pastor tumatawa. Ayan. Meron akong gustong i-play mo na song. Mm. Magaling tong batang to eh. Gustong gusto ko ang boses niya. Sino yan? Di ba pinadala ko na sa'yo? Bakit? Gusto ko ang boses niya. Ah. Kasi magagaling lahat yung mga kumakanta dito sa iRadio. Isama na natin yung Team Sawi. Team Sawi. Eh, di ba magagaling sila lahat. But this particular person, yung boses niya, there is something in that voice. Ayan, naiiba. Mm. Yung may something dun sa the way she sings. Mm. May something. Kilala ko ba 'yon? Kilala mo 'yan? Ano ka ba naman? Ah, yung tinutukoy mo kasi nagtatanim ba kasi taas ang boses mo. Oo naman, kilala mo 'yon. Char. Char. Umayos ka. Ito sa'yo. Nakaakma agad. Okay. Basta there is something in that voice, very beautiful. Iyan, lalo na yung pag, ano, yung papalawakin yung pagkanta niya. Malayong malayo mararating niya because she's still young. O nga pala, sabi niya, no, diba? Mainit. Sino? Super init daw sa Pilipinas. Wag na jacket, sabi niya. Ang init po sa Pinas, wag na jacket. Totoo, kasi di ba, meron nagprito ng itlog sa, nagluto ng itlog sa araw. Oh, sobra init. Inabot ng 3 oras bago naluto. Sabi ko, grabe ka naman magluto, 3 oras. Bago ka makakain, gutom ka na. Talagang tinesting niya. Oh. Oh. Sobrang init talaga. Inom po ng tubig, lalo yung mga bahay dyan na walang kisame. At saka mababa yun. Lang ang kisame. Yeah, mainit. Mainit talaga yan. Kaya ang maganda niyan ay inom po parati ng maraming tubig. Yes. At saka maligo. Yan, parang di kayo ma-dehydrate. O yung, tubig. Ah, siyempre, kailangan din maligo. Ah, siyempre, naliligo. Siyempre, naliligo yan. Pagkakaroon ng Batayin ko muna si Lala Carmina. Hello, Lala. Hello. And of course, si Sister Rachel Torres. She's there. Hala, planuhin natin. Magpa-spa tayo. Siyempre, hindi kami nakasama ni Saturday. Oh. Ayan. At siyempre, nandiyan din ang sister ko, si Zora Zayda Ruiz Agustin. Hello, ate. Ayan, nalitya. At si Edmaline. Edmaline Banatao. Yan. Si Edmaline, sabi ni, grabe po talaga, dami ko tuloy skin rashes. Mm. Kaya nga tubig para magbibigyan ng moist sa ating balat. Buti nga po kami, may bubong na ang init pa. Ano po yung walang bubong? Ay, syempre naman. Yung may kisame. Dapat. Tsaka yung, kasi mostly kasi yung mga raw material na bahay, mabababa lang yung kanilang bubungan, tapos yero lang siya, walang kisame. Kasi yung, tapos, kasi sa atin kasi, hindi sila gumagamit nung, ano ba yung nilalagay sa loob? Yung, kasi, wala namang winter doon. Protection din sa init yun. Hindi katulad doon dito, yung mga dingding namin dito, mayroong nakapasok na sa loob yan. Yun. Mga cottons. Anong tawag doon? Ewan ko kung ano yung basama lang. Anyway, ganun. Pangsangga lang ng ano. Panlaban sa init at sa lamig. Ayan. Alright. So, patugtugin mo na to. Patugtugin ko na. Patugtugin mo na. Patugtugin ko ayan, sana nandiyan pa siya para marinig ito. Siya ba? Diba? Ayan. Ano pangalan niya? Siyempre, eto na po siya. Maganda yung kakantahin niya. Abigail Sandoval. Hindi. Dancer. Kilala ni Mac yan. Ni Mac-Mac. Di ba Mac-Mac? Di ba kilala mo? Doon sa ano? Doon sa... yung mga umikot-ikot sa pole. Ladies and gentlemen, please welcome the night sensational beauty queen. Abigail Sandoval. Si Ronaldo lang yun. Tumawag nga kanina eh. Pagtawag niya, hi, hello, you look great. Hindi naman ako nakikita.
Sira. Laging ganun. Buhay pa rin. Ah. Nangungusta lang ako. Sabi niya, buhay pa ako. You look great. Ayan, nakabukas ba yung malaking electric fan natin sa Laguna? Aba. Ang hirap yung sinasabi niya yung ano yan? Yung electric ano propeller ano? Fan. Ayun gumaga, ayun nagpo-produce ng hydroplane. Ano? Nagpo-produce ng electric. Electric. Ayan. Kala nila bintilador 'yun. Hindi. Oh, doon ka. Hindi bintilador 'yun. Doon niya may pinuntahan kami. Ang hirap ng pagkambahay mo eh ganoon. Papuntang Rizal nga paakyat yung may mga ano, maraming ganoon ikot-ikot na electric fan. Mahirap pagka ganoon ang bahay, mainit. Tapos paglalagay ka ng aircon, walang silbing aircon mo ron. So, nag-road trip kami noon sa hinulugan tak-tak. Tayo na sa Antipolo. Tapos pupunta kami paakyat ng paakyat. Hindi ko na alam kung anong lugar yun. Nung huling uwi namin, nag-road trip lang kami ng mga kapatid ko. Paakyat, akyat. Tapos kumain kami sa ano, yung pinibingwit yung ano, yung mga isda doon. Ang sarap. Aba? Charap, charap. And nabingwit ko si Rena. May nalalaman pang windmill tong si Eka. Oh, windmill ka tawag doon. Windmill. Oh. Ayan, nandiyan na si Mami Luz Viminta Conferido. Hello, Mami. Good morning po. Happy birthday uli, Nanay. Wala katapos ang birthday yan. Siyempre. Araw-araw birthday. Oh, siyempre, siyempre. Kumita na naman. Okay, play mo na. Oh, sige. Eto na po siya. Eto na. Si Gian Cristobal. Ayan, maganda yung kanta niya, Lilim. Lilim.
Sabi ko sa iyo, ibang naiibang boses nito eh. Mananatili like a pro, parang pro. Sa aking feeling. Oh, di ba? Galing-galing. Ang ganda. Ayun, umiyak daw si Nanay Dolores. Kabukasan ni Rejoice. Oh, ay Cristobal ang mukha eh. Ay, nakasang dugo ni Rejoice talaga. Oh. Oh, nakaka-proud talaga. Oh, galing, galing. Ayan. Alam mo yung... Supportahan na ta. Mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ni Gian. At dito pinadala ni Rejoice yung ano, yung ang tawag doon? Ang tawag dito? Eh? Yung kung saan kayo magsusubscribe. Ah, yun. Oh. Cristobal yan. Go Gian! Special number niya din po. Ito sa amin last Sunday. Oh, wow! Siyempre. Download daw ni Eka yung version. Sarap pakinggan, lalo na pag may problem ka. Okay lang, ya. Mananatili. Oh, nandyan si Virginia Lionel Galicia. Yes. Di ko napanood. Stop kasi, bossing. Ayan. Ulitin natin para sa'yo. Andyan yung mother ni ano? Ni Gian. Gian. Alam mo, Gian. Ay, apa, play natin. Ha? Play natin ulit. Uli natin? Yeah, why not? Bakit? Oh, hindi niya napanood eh. Panoodin natin ulit? Oo. Ay, tanya natin mga madlang people. Ayan. Ang galing ng boses ni Gian, ano? Oo. Alam po ninyo, bihira yung ganitong klaseng talent. Oo, ang ganda ng audio niya, yung boses niya. Ito eh, especially kung powerful. Ito ginagamit niya sa... pag-worship sa ating Panginoon. You know? Yung, I would say, sabi ko, very talented tong batang ito. And sabi ko, kung ano lang, nandito lang itong batang ito, eh, ito malayo mararating na ito na magkakaroon siya ng, may potential siya na magkaroon ng mga in the future. Recordings. Parang, sino ba ang kaboses nito? Mm. Basta, kasi pwede din siya sa jazz eh. So versatile yung boses niya. Yeah, mahilig. Alam mo, music po is a voice. Ano ba ito? Yung music is ito yung nagpapagaling sa ating ng kaluluwa. Oh yeah. Yan. At saka yan ang universal language. Universal language. Yan. Mapa Tagalog, English. Oh yan, sabi Japanese, ni Chinese. Yeah, sabi ni Ate Tina, just one word for Gian. Wow. Wow. O, diba? Wow. First time ka narinig ni Ate Tina from Canada. Yes. Ayan. Si Gian. Gian. Don't forget yung pagkatapos ng nga pala i-announce natin hindi, yung alam mo ganito, bibigyan ko ng break ito. Uh-huh. Gian, bibigyan kita ng $50. Ayan, para sa iyo. Papadala kita ng $50. Uh-uh. Ang galing ng kanta mo, iha. Hindi, tsaka ano mo siya, yung mag-submit ka ng para sa mga end, yung closing song. Yeah, mag-record ka. Songs. Yeah. Uh-huh. Padala mo ayan. Yung mga... Ayan, wow daw, wow! $50. Now na, papadala kita. Tain mo lang. Talaga? Magbigay ka sa akin. Oo. Ayan na naman. Eh, kanina sabi mo. Oo, naipadala na natin yan. Napadala na kagad dyan. Ayan, batin muna natin si Rain. Rain. Rain, gently kailangan falls. Kailangan ka rito, Rain. Masyado daw mainit. Kaya mag-power rain ka ngayon. Ayan. K1 sound cord po ma. Kay Gian. Ayan, magre-record daw siya uli. Very good. Padala ka parati ng mga songs sa yung sa iRadio. Yeah. Lalo na yung mabilis. Kasi I need yung mga opening songs na mabilis. Ay, oo. Kasi pag nag-opening ang iRadio, gusto ko yung mabilis eh. Yeah, kaya niya yan. Kasi yung boses niya iba eh. Oo. Naiiba. Yeah. Mataas na pwede niyang na tama, pwedeng mababa. Meron siyang looper na ginagamit. Pwede mong gamitin din yan. Hindi, ang gamit niya daw, K1 ang sound card. Ano daw iba yung ginagamit niya? Mga mapper yung tawag niya. K1 sound card tapos mono yung condensemic. Dagdag ganda sa boses. Ayan. Oh yes daw si Gian magre-record siya uli. Sana kung dito lang yan, sa studio. Marami tayong magagawa. Alam mo yun ang talagang yun ang ginahanap namin sa iRadio yung mga talented na ganyan. Mm-hmm. And especially kung sana nandito lang siya. Oo. Malaking magagawa niya rito sa programang ito. Yes. Kaya keep it up. Yeah, Gian.
Nice. Supportado noong ka ng iRadio. Noong una ko siya narinig yung sumali siya sa contest. Mm. By the way, kahit ano, basta, I think nanalo na rin siya dati. So, tandaan mo, meron pa konti si finals na doon sa pa konti ni Doc SP. Pero mga lalaki lang ngayon eh. Mm. Imagine, pag nanalo, una ngayon lalaki. Kung sino yung mapipili ni Doc SP, that's 10,000 pesos. Mm. Tapos, iba naman yung ipapakanta sa mga babae. That's again, 10,000 pesos kung sino yung mananalo. Mm. Ngayon, yung dalawang nanalo sa babae at lalaki, yes, maglalaban yun. Mm-hmm. Kung sino yung mananalo, another 10,000! Walang talo doon, di ba? Yes. Imagine kung ikaw nanalo doon sa babae or lalaki, tapos nanalo ka sa yung finals, yung kayo na lang dalawa, 20 mil! Wow! Cha-ching! Cha-ching! Ano pangalan ng mother ni Gian? Diyan ba? Nandito. Si Virginia Lionel Galicia. Mami Virginia! Maganda yan si Hello Virginia. Hello po, kamusta at welcome sa iRadio. Oh, hindi, lagi naman siya dito. Napakagaling ng anak ninyong kumanta. Nice. Gagamitin niya sa Panginoon. Ayan. Si Eka, ang galing din yan. Tina, mas malupit mga boses ng mga yan. Anong pagka kumanta ito mga ito? All natural, no artificial flavors. Ay, sabi ni Sister Myron, may version din si Rejoice niya. Yan? Ang ganda din po. Narinig ko na rin kay Rejoice. Maganda ang collab nilang dalawa. Mga talented, yeah. Oh. Lahat tayo, lahat may talent. Sarap niya sa church, ano, nag-worship ngayon. Ay, oo. Wow. Mm-hmm. Tapos ako ang sound director niyo. Mm-hmm. Babagyuhin natin ang congregation niya. Yes. Sabi ni Eka, paampun din po. Ampunin niyo na po ako. Sure! Yoko, lakas mong kumain. Hindi, si Gian, ampunin daw natin si Gian, kala ko si Eka. Sabi naman ni Eka, paampun din. Lahat na nagpaampun. Dali na sa iRadio yan. Oh, ayan, pag nandito na kayo sa iRadio, andyan kayo sa iRadio, di ba? O di ampun na kayo. Ampun na kayo ng iRadio. Pwede lang mag-sponsor ng ano no ng mga mga talents papunta rito no. Mhm. Sana ganun. Malayo ba si ano si Gian kina Rejoice? Ayan. Ay batiin ko yung aking pinsan, pamangkin I should say, si Sally Rian Marian from Antipolo City. Ang hap din ng daliri ko, hindi ba ko pansulat. Ayan. Galing kanta niya. Bilib ako. Kaya natuwa ako. Iba ako matuwa eh. Kaya... Hindi, lahat sila. Magagaling. Magagaling. May kanya-kanya silang talent. May style sila. Ako bilib din dito sa Team Sawi. Team Sawi? Yan. Ba? Oh. Siyempre. Bakit ba Sawi? Hindi naman Sawi. Sawi. Kasi yung... Bigo. Yung iba sa Team Team Wagi. Sila Team Sawi. Hindi sila naging Team Sawi. Binigyan sila ni Doc SP. Di ba? Nakaragdagan. Oh, 500. Diba? Ganun lang yan. Oh, sabi ni Eka, kahit taga-hugas lang ng pinggan. Talaga. Oo, napapagod na ako mag-hugas. Eh, may sugat tuloy ako. Ayun, di na. Wala naman eh. Yung manicure ko, ayun o, nag-ano. Hindi ah. Malakas ang tubig yun. Nag-gloves lang ako. Oh. Hello, Caramel. Respicio Meneses. Hello po, newbie here, new subscriber po sa YouTube channel nyo. Husband po ako ni Glenda May. Yes. Nakikinig din po ako kasama ng whole family. Hello, welcome to iRadio. Thank Romel, you for the subscribing, Romel Respicio Meneses. Si Glenda May is taga Isabela. Isabela. Oo. Okay, thank you naman. Husband po ako ni Glenda. Respicio Meneses. Ayan. Sabi ni Rejoice, sana matuwa din si Brother Ramon sa akin. Haha, Char. Lagi naman natutuwa sa'yo. Lagi naman natutuwa sa'yo. Lagi kami natutuwa sa'yo. Alam mo ba yun? Lalo yung ano niya, yung kanyang pag-ganun-ganun ng buko. Yeah. Oh, di ba? Gorgeous! Yung mga ano, head throw ng taon dyan. Hindi ko kaya yun eh. Pag ganun ko, may kasamang ano, Shock! Yung ano, may kasamang, ano tawag doon? Yung crabs pa, nakaipit dito sa buko. I know, pwede lang bang padalang kayo lahat ng visa, no? Oy, taka sa embassy, ayan, andun na yung visa ninyo.
Ayan, ako mag-tour muna kayo rito. Ayan. Oo, why not? Ako po, dati hindi ko pinangarap pumunta dito sa Amerika. Sabi ko, ayoko nga pumunta sa Amerika. Hindi ko pa nalilibot ang Pilipinas. Anong gagawin ko sa Amerika? Mm. Then all of a sudden, nakilala ko po siya. Eh, mahilig pumunta dito sa Amerika. Wow! Oh, bakit? Ano naman? Talaga, ha? Gumagano. Talaga. Kaya supportahan po ninyo iRadio. Paramihin po natin na ating subscriber pag malaking-malaki na tayo. Naku. Madali na po natin gawin lahat ng gusto natin. Yeah. Click like and subscribe. Subscribe. 280 na po ang ating subscriber ngayon. Thank you, Lord. Thank you. Kaya siyempre, yung mga hindi pa nagsusubscribe, please. Ayan, nadagdag pa si ano, si Romel Meneses. Ayan. Subscribe po tayo sa iRadio, sa YouTube channel natin. Ano? Uh-huh. Hanapin nyo lang po yung iRadio. Yung iRadio spell I-R-A-D-I-O. Magkadikit po yung... iRadio, tapos yung mic lang. Yung mic nung unang panahon. Magkadikit yung iRadio, yung, kasi iba yung ginagawa. Mm-hmm. Hiwala yung I tsaka radio. Mm-hmm. Ang spelling po nun, magkadugtong yung dalawang yan. Nako. Asya? Sabi ni Rejoice, ha, butanding sa tabing dagat. Sino butanding? Grabe ka naman! Butanding? Ano yung butanding? Yung wala butanding? Yung balyena. Ay! Sobrang ka naman. Ang sexy-sexy ni Rejoice. Sino si Rejoice? Rejoice, may picture siya dun sa ano eh. Sa... Nakabikini ba? Hindi. Ano lang, One Piece. One Piece? One Piece. Ba't di ko nakita yun? Ay, daya. Oh. Oh, yeah. Meron siya sa ano. Isa pang maganda magana yung si Tina. Naka... Ay, nako. Oh, sabi pa ni Nanay Pilipinas, may isa pang magaling mahihain lang. Sina? Si Loris Cristobal. Kanta ka na anak, record mo agad. Oh. Agad-agad, sabi ng ganyan. Malay mo, matuwa din ako. Ayan. Sabi ni Tina, Ma'am Karim, pwede din akong mag-alaga sa halaman mo. Wala na akong halaman, bubunutin ko nga lahat bukas eh. Nabubwisit ako eh. Pero yung aking mga succulent, lalagay ko na lang sa paso. Tapos, bibili ako ng mga roses, yun ang tatanim ko. Kasi ang roses, ano, hindi namamatay eh. Matagal ang buhay. Ano ba 'yung pagka nakauwi kami? Yung mga dyan, ibang roses ko namumulaklak. Pag nakauwi kami diyan eh, no. Mm-mm. Rock and roll tayo lahat. Rock and roll. Jamming tayo, jamming. Tapos ano, ayan. Inuman tayo ng maraming sago. Gusto ko taho. Taho. Gusto pag umuwi po kami sa Pilipinas. Ayan. Gusto ko 'yung nasa taas ako bigla akong marinig. Taho! Ay, taho, baba. Mama, taho! Gustong-gusto ko. Ayaw ko nung, gusto ko buo-buo. Ayaw ko nang, yung dinudurog. Grow sa akin yung. Gusto ko yung buo. Nakakainin ko siyang buo. Tapos may konting tamis lang. Kasi yung arnibal niya nasa ilalim, matamis yun. Konti lang, tapos lalagyan ko ng sago. Ayan. Alright! Kakaroon tuloy ako ng syndrome. Ayan, yan! Last song syndrome. Aha, sige, nakanta ka. Mananatili sa... Ano, titirahin mo? Ito titirahin, no? Ano, station ID muna tayo. Ayan. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin ay 2 minutes past 8 p.m. Pacific Standard Time. Kami po ay live na nagbro-broadcast dito sa Bellflower, California, USA. Ngayong gabi ang ating pastor guest for tonight, si Pastor Jay Mamon. Yes. Ayan. At nasa karsada po siya. So nasa daan siya mamaya. Nasa daan siya kasi sabi niya, Tito, pwede bang kahit sa loob ng kotse, kahit sa loob ka ng banyo, pwede, sabi ko. Walang problema. This week, be ready kayo, magte-take notes kayo, no? Lahat po ng nagte-take notes, advantage kayo. Dahil this week, magtatanong na ako, magbibigay na ako ng questions. Doon sa from the time na naputol tayo hanggang sa kasalukuyan, itatanong ko sa inyo, random ha, hindi naman sunod-sunod yun, randoming ko yun. Mm-hmm. So, bubunot ako ng mga limang questions. Kinakailangan masasagot niyo yun. Example, ano ang topic ni Pastor Franz Bonong araw na ito
ano yung verse na ginamit niya. Ganun. Uh-huh. Ah. Si Pastor Norman, nung araw na ganito, ano yung kanyang topic? Ganun, something like that. Ano? Mm-hmm. So, kaya reviewin ninyo yung mga notes ninyo. Mm-hmm. Kasi, in-encourage po namin kayo na mag-take notes, babasahin ninyo yung mga ginawa ninyong notes, intindihin ninyo, para sa ganun nakakasanayan ninyo na kapag meron tayong mga pastor dito, eh, nag-iisip kayo, nagsusulat kayo, ina-analyze ninyo, natututo kayo, at may blessing kayo. Diba? Yan ang ating gustong mangyari dito. At kahit walang blessing, mabe-bless kayo dahil ito po ay salita ng ating yes. Panginoon. Yun ang ating hangarin dito na matutunan natin na, oh, ganun pala ang salita ni Lord. Marami tayong natutunan. Naku. Amen. Right. Okay, batiin ko muna si Rose Ann Lopez Velasco. Hello, Rose. And of course, si Mirna Sales. Hello. Hello, Mirna. Sino naman ito? Bakit ako? Eh, ikaw lang, galing mo magturo. Ano? Ito naman doon. Ito naman naman ito. Inaisip ako yung kakita. Oh, sige, ikaw ang bumana. Ha? Jesus by... Ijis. Sige. Ah, sige, humarap ka na muna sa madalang people. Yung magandang version, ha? Bay, malay ko ba? Lalabas na feel like you're being watched. Ayan. Lagi kasi may comment. Ayan, medyo magiging rock tayo ngayon ng konti.
Yo. Ikaw talaga. Praise God. Siya. Okay. Sino? Luis. Ah, hindi. Nandiyan na siya kanina. Si Luis. Adatu. Ayan. Alona. Alona Velasco. Ayan. Nandiyan si Nanay Alona. And at si Manong Arthur. Siyempre, si Ka-Arthur. Pataba kayo, Ka-Arthur. Kailo ng marami. Yan. Loko talaga ito si Eka. Kantahin ko din yan. Record ko para sumabog ang eardrums niyo. Tiyang ko. Pag-klase ito siya. Ibang class. Mm. Alright, City kanta ka naman. Pakakantahin ko City ko, ha? Pa? City ka, kanta ka na. Ano kanta natin? Bibigyan din kita ng $50. Bibigyan? Sige, para manos. Ayan. Okay, hindi kanta ka na. Ano pa kanta natin? Yung ano? Ano yung... Fly Me to the Moon. Ayan. Gusto ko yan. Fly Me to the Moon. Ayan. Fly Me to the Moon. Mm-mm. Jazz version. Jazz. Ayan. Yoo-hoo! Alright. Ayan na. Kakanta na ang Sweetie ko. Sweetie. Meow. Ayan. Woo! Alright. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, yeah. I love you. Yeah. All right. Yeah, sabi ni Lina Flor. Yeah. All right. Woo. Sayo kay John, Lorna and Caris. Sarap niya, no? Yung parang ang tawa sa lolo. Take it away! With song and let me sing forevermore. All right. You are all I long for, all I worship and adore. Woohoo! In other words, please be true. In other words. Yeah. In other words. I love you. Kikilig ako. Ano daw ba title ng kanta mo? Fly Me to the Mars. Fly me to the Moon. Just version. Ay, sabi ni Caris, napaghahalata ang edad. Hey, time natin yan, sir. Sabi? Ate Ruby Claudio, ang kapatid ni Doc SP Claudio. Yes. Ayan. Pasalubungan natin ang maganda, masigabong palakpakan. Si Ate Ruby Claudio. Yeah. Ayan, tinamahan ka na. Ilag. Yeah, yan natin maganda. Ate Ruby, Happy New Year. Sabi ni Ate Perna, ang title daw ng kanta mo, in other words. Inabi ko na, fly me to the Mars. Fly me to the Moon.
Ay, ikaw, sakit ng tiyan ko. Ikaw, ah, nagpapatawa ka. Si Cas Elsa de Jesus. Yes. Ayan. Hari po ng kundiman. Ayan. Ayan. Malapit na naman uli natin imbitahan si Cas Elsa. Oh, siyempre. Tabayanin niya. Lapit na naman yan. Ayan. Baka sa, ano, banatan mo, ay banatan. Wala ka na rin, ano? Wala. Ano tayo eh? Wala ka ano na tayo rin. Ngayon? Rock tayo. Rock, ayan, rock. Ayan. Isang ang ages ulit. Ano ages? Ano ba yun? Ang halik mo. Ano title nun? Halik. Halik ba yun? Oo. Oh. Hindi yun. Hindi. Basta nilagay mo yung mga kanta niya, ano? Nang ages. Yun yun. Oo. Oh. Hindi yun. Pakinggan natin. Hindi yan. Ha? Hindi yan. Babakapan ka ni ano ni... Yung ano, akala ko ikaw ay akin. Anong title nun? Ah. Totoo sa gimpan. Luha. Luha. Pag luha. Natuyo, muta. Pag natuyo, muta. Ayan. Medyo parakis tayo ngayon ng konti. Ah. Tapos mamaya kakanta tayo ng ano. Ayan. Ayan. Ulan po ni Regine. Ayan. Ayan. Para umulan daw. Eka, ikaw kumanta nun. Nasasaktan ang damdamin, bulong ng buhay, patuloy-tuloy sa pag-ikot. Noon ako'y nasa ilalim, bakit ngayon nasa ilalim pa rin? Bulong ng buhay, patuloy-tuloy sa pag-ikot. Noon ako'y nasa ilalim, sana bukas na sa ibabaw naman. Ay,
Isang bakit pa nga dyan, lashing na ako, sabi ni Captain Talata. Sabi ni isa, no? Take out na. Bakit take out? Kunin na ninyo. Huwag niya na ibalik. Pwede daw i-take. Galing ng singer dito, bago ba yan? ano crispy pata daw. Sige, crispy pata. Isang bakit ka nga po. Ako po, pulutan niya. Pwede rin yan, nag-i-split pa rin. Alam ko ito si Eka siya daw pulutan. Eh, maalat. Maalat na makunat, maasim pa. Katuwaan lang po yung kanta natin ngayon. Wala yan, wala yan. Lilibang lang tayo rito. Lilibang-libang lang. Yung mga problema sa salapi dyan. Mga problema sa salapi dyan, pag-ibig, tabi-tabi na muna ninyo. Ayan. Ano lang yun? Kanta lang yun. Don't mind it, just a song. Depende sa klase ng kanta. Ayan. Si Caselso de Jesus. Ay. Nabanggit mo naman si Caselso. Oo, di ba sinabi mo niya? Malapit na ang concert niya uli rito. Aha. Ako, maglalaban daw si Ndano ni Duke Speak. Pwede ka ba ko? Ako naman, mga kinakanta ko ngayon, puro mga rock na nakakapatid-litid. Ikaw naman, kantahin mo yung mga soft, yung mga pa-demure effect. Ayan. Pamulinawin, pusukin din ang man. Ako na po bahala sa papeles ng singer namin. May mga permit ba yan? Si Gian, mag-live ka nga. Saan ba si Gian? Gian? Oo nga, Gian. One time nga, ayan. One time nga. Oh. Sige nga. One time. Taas ng kamay. Ayan, taas ng kamay dyan. Sample. Hindi, sample. Ito talagang live. Ayan, live. Gusto namin makita. Tatawagan ka namin din, kumanta ka. Gian. Ayan, Gian. Sample. Gian. Go. Sige, kung hindi ka kakanta, tatawagin namin si Eka. Magla-live siya. Utang na loob, please lang po. Po. Joke, Eka. Love. Yan, mahusay kumanta. O kaya si Tina. Ganda yung kinanta niya, Evergreen. Naku po, hirap pong mag-set up. Magsiset up pa siya. Di gitara mo na lang. Gitar lang. Acoustic. Acoustic. Yeah. Yung acoustic lang, yan. Tirahin mo yung ano, yan. Sabi ni Jen, Magdalena. Please, maawa kayo. Bukas na lang daw. Okay. Oh, sure. Okay, bukas. Okay, dito ka uli bukas, ha. Magla-live siya, ayan. Mabilis lang yan, sabi niya. Ano. Bukas, tabayan natin, magla-live si Gian. Alright. Saan nandito si Gian tsaka si Rejoice? Ay, oo. Tapos nandito ko naman sa kanan, si Eka tsaka si Tina. Disaster. Ay, grabe ka naman. Ayan, something wrong. Ayun. Na-end tayo. Are you still there? Oo, yun lang naman. Ano yun? Ano nangyayari? Yung video lang naman. Video. Ayan. Oo, video nawala, lang yan. Nawala. Mm-mm. Wala siyang acoustic guitar. Hindi, okay lang. Okay. Next time. Okay, bukas. Okay? I-set up muna. Baka tumasira studio natin. Ay, nako. Maawa ka na sa amin, Gian, kesa si Ika Andes. Ayos lang yun. Gian, sad. Sad? Sinong sad? Sinong sad? Isad ka ngayon? Hindi. Sad. Why naman? Pasasayayin kita. Siti, sayaw. Ha? Gusto mong maano tayo ng SPG rito? Alam mo, ito sasabihin ko sa'yo. Yung, alam mo yung edad ko, na sad ako, yung ganyang edad mo. Sad po kasi wala akong acoustic. Di bumili na ng acoustic? Problema ba yan? Acoustic? Ayan, acoustic. Bili na. Bili ka na. Anong flavor gusto mo? Anong acoustic? Anong flavor? Di ba yan yung ano? Tinutusok? Acoustic? Ano yun? May stick, di ba? Papatawa. Ayan. Set up ka na ngayon para bukas. Kahit minus one. Pero dati nag-ano siya. Dito kasi ano eh. Yung para tayo nasa showtime. Gusto niyo bang magpasaya? O gusto niyo magpasikat? Ilabas mo na ang iyong talento dito sa Tumawid na sa Alambre. Ganun lang yun eh. Dito, katuwaan lang. Tayo-tayo lang na nandito. Buong mundo lang naman nakakita. Tayo-tayo lang naman nandito eh. Wala, ganun lang naman. Okay. Ayan.
Yeah. Ayan, bukas balik ka Gian dito. Mm-mm. Yan, sama mo si nanay. Si mami, ano? Vivian, o yan? Virginia. Virginia. Nanay Virginia. Country road. West Virginia. Yeah, yung kasali yun. Yeah. Oy, 5 minutes na lang. Ah? Sabi, sino ang may sala? Yeah. Si Tina o si Eka? Tuturo nung dalawa, si Rod. Ang kawawang Rod, oo. Ang kawawang Rod. Lagi na lang si Rod na, ako na lang ang may sala. Si Junjun na lang parati. My brother is not a pig. Siya'y kabayo. Si Rod naman ang kawawang. May work daw yung mother niya. Si mother. Pero nandito kanina, naka-tune in si mother. Oy, bakit? Bata pa si Mother Virginia. Ano bang work ni mother? Anong trabaho ng mother niya? Sino unggoy? Unggoy siya. Uy, eto sino sinasabi unggoy siya? Nag-aaway na yung dalawa. Sino unggoy? Si Rod daw unggoy. Ay, loko to si Eka. Ayan. Okay, tawagan mo na. Ay, hindi, meron pa. Apat na minuto pa. Baka mamaya. Sales clerk. Okay, okay. Sales clerk. Magandang hanap buhay yan. Oh, yeah. Marangal na hanap buhay. Churururu. Kami nga nun, hold upper kami na ito. Marangal na hanap buhay. Sabi ni Eka, my brother is not a pig. Unggoy siya. Totoo yan. Kala ko si Rod. My brother is not a pig. Kala ko si Rod, unggoy. Unggoy siya. Unggoy siya. Siya'y tao. Tao. Napanood niyo ba yung aking ano? Hoy, isang maingay. Kaya na okay. Tawagan mo na si Pastor. Pastor. Yeah. Andiyan ka na ba? Si, ayan, mag-take notes na kayo ha. Take notes. Ayan. Pag hindi nag-take notes, nagtanong kami bukas. Ayan, abangan natin si Gian bukas. 50 mil ang ating tanong sa araw na ito. 50 mil. 50,000 pieces. Pieces. Tawagin na. Andiyan na ba siya? Scene of the crime. Operative. Ayan na siya. Aba. Ayan. Akala ko wala ka. Aga ng tawag, Ito naman, tatlong minuto. Kahit pa ako, nagkukulot pa ako, Tatlong minuto lang ang kulang. Tumawad pa talaga, Akala ko on the road ka. Supposed to be. Naka-ano ako dito sa nanay ko, kaya gusto mo mag-say hi, ma'am? Hi! Hello! Asan si Mami? Asan si Mami? Madali lang. Mag-ano, dadali lang daw kasi kailangan niya mag-ayos. Ay! Mag-makeup pa si mag-makeup pa si mother. Anong pangalan ni mother? Nakahiga na ako. Matutulog na sana. Yeah, nakahiga na siya. Matutulog na siya. Ay, nako mother. Ay! Maayong buntag. Ay! Maayong rabi. Maayong rabi, mother. Pilocano si nanay. Ay! Naimbag nga rabi ka na kayo. Naimbag nga rabi. Ay, linguistic kami rito. Ano bang gusto mong hapon? Gusto mo? Hahaponin ko yan. Naimbag nga rabi nang. Nagsiksi. Aba, siksi na rulan. Naimbag nga rabi. Ay, nagpintas ni nanay. Wan nga. Wow, nakabak. Oh, thank you. Ang lang ko, 26 lang. Wow. Ang sexy ni mother. Nag-sexy ni mother. Nagpintas ah. Ala. Basta anak ni Apo Diyos. Ay, wan Apo. Amen. Nag-paiso na ita. Ayan, nagpintas kamit nanay. Kung nadagiti, agbibuyad to yun eh. Oo, salamat. Well. Amin tayo, napintas. Well, napintas tayo amin. Pati ni Pastor Jay, guapo. Napintas. Guapo. Guapo. Ay, sexy ni nanay, Ministry na namin sa Pilipinas. Oo, anong place? Nagbo-broadcast sila. Kahit saan. Kahit saan? Online ito. Sila, saan sila ngayon? Nasa Covina sila. Nasa Cubao lang kami. Bellflower. Bellflower, Covina ka dyan. Bellflower pala. Nasa Bellflower lang sila. So, nagbo-broadcast sila all over. Sa may ibang OFW, iba ibang lugar eh. Kahit Malaysia ba? Brunei. Basta kung saan maabot ang Facebook. Basta may internet. Yes. Hanggang India umaabot kami. Oo, totoo. Ay, nice. Sige, Nay. Thank you. Nice meeting you po. Thank you, mother. Nice meeting you. Next time, bitayin ka namin, mother, dito. Ah. Chika-chika tayo. Okay. Natawag na. Okay. Sama mo minsan si nanay sa church.
Okay. Oo, minsan. Sige po. Okay. Nandito na sa Banais eh. Bebenta yan. Oh. Nasa Banais ka ngayon? Opo. Naku, Sherman Way. Oh. Oh, malapit yan sa amin dito. Malayo. Okay, good evening, Pastor J. James J. Go na ba tayo? Bumati ka muna sa mga fans mo, ikaw talaga. Ayun, tayo po'y bumabate sa sangkapulukan ng Pilipinas. Yes. At kung nasan mang baybayin ng buong mundo. Grabe Tagalog, kasi Bisaya po talaga ako. Salitang Bisaya naman, salitang Bisaya. Ba't di ka marunong mayong aga sa inyo tanan, kung di man kamo. Gapabatsyag lang ko sa inyo. Gusto ko mabala nyo na palangga ka mo sa Ginoo. Oh, yeah. Sa mga Sikwano, kamusta mo diha? At tumudre. Sa tapos ninyo pagtanaw sa iRadio. Mabless Jude mo. Yan. Ambot sa langaw. Ambot na sabi ni Kadigong. Ganun ba? Naintindihan ko yun. Ayan. Sabi niya, manood kayo dito sa iRadio. Mabibless pa kayo. Ayan. Bakit ganun eh? Si Mother Ilocana. Oh, tapos ikaw, si Buwan. Siya lang naman Ilocana sa pamilya eh. Ilonggo ka naman. Ilonggo yun, di ba? Laking Mindanao. Oh. Kaya pala. Diba? Sabi ko na eh. Yeah. May mga Ilocana sa... Ano pinagkaiba ng salita ng Ilonggo at saka ng Cebuano? Nako, marami. Oh. Hindi talaga sila nagkakaintindihan. Kasi malambing ang Ilonggo eh. Hindi magkaintindihan. Oo. Malambing. Ay, Pastor, Ay, Sus, papatayin na kita. Pastor. Patsun na kita. Kita ko. Sabi naman ng Bisaya, ambo sa imo! Sige! Alala yung baray, ano? Patsyon kita! Galit pala kami eh. Waray! Okay, sige, Pato, sige, tira. Anong Pastor. Topic natin ngayon? Ay, maganda pong topic natin ngayon. Eh, total, pinag-preach na ako dati. Isiniris ko na. Ayan. Ay, okay. Ayon kay Joshua. Kay Joshua yan, uli. Yeah, hindi naman si Joshua, iba naman. Okay. Going to the promised land pa rin. Ayan. Pero... very short lang yung storyang to, pero dahil preaching baka mo, edi ginawang ko na ng mga mahaba-habang mga points. Okay. Ooh. Pero mga 1 hour din to. okay. Tama tulog na kami nun. Ayos lang. Okay lang, Pastor. Okay lang. Ako po'y pasalamat, naging okay na kayo, Tito. Thank you sa prayer din. Napapray tayo eh. Kabag lang pala. Kabag ba? Pero wag mamalitin. Lang yung sagot. Wag natin mamalitin yung kabag eh, muntik na ako matuluyan doon. Grabe. Sakit. Oh my gosh. Sakit. O sige na, baka sige. Kung simula na po tayo, no? So salamat sa lahat sa mga sumusubaybay at nandito ulit kayo. Kung na-miss niyo po yung message last time, play muna ta. Na talaga. Sorry po. Pero ito bago to ngayon. Okay. So join lang tayo. If you have your Bibles with you, can you open it in Numbers 27:1-6? So Numbers 27:1-6. Ayan. Online Bible study ang dating, ano? So, tita, kung nandiyan kayo, pabasa naman. Actually, nakalimutan ko maggawa ng tatlong tanong eh. Hindi, wala na. Okay na. Olala. Okay. Numbers. 27:1-6. Yes. Hindi ko alam kung anong version tong Bible namin dito. Gideon. Then came the daughters of Zelophehad, the son of Hepher, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, from the families of Manasseh, the son of Joseph. And these were the names of his daughters, Mala, Noah, Hogla, Milcah, and Tirzah. And they stood before Moses, before Eleazar the priest.
and before the leaders and all the congregation by the doorway of the tabernacle of meeting, saying, "Our father died in the wilderness, but he was not in the company of those who gathered together against the Lord. In company with Korah, but he died in his own sin, and he had no sons. Why should the name of our father be removed from among his family because he had no son? Give us a possession among our father's brothers." So Moses brought their case before the Lord, and the Lord spoke to Moses, saying, oh, 1 to 7 ba yun? 1 to 6. Saying, 7 pa. Putula. Apa, 7. Ituloy ko. The daughters of Zelophehad speak what is right. You shall surely give them a possession of inheritance among their father's brothers and cause the inheritance of their father to pass to them. Wow. Yes. You shall speak to the children of Israel, saying, if a man dies and has no son, then you shall cause his inheritance to pass to his daughter. If he has no daughter, then you shall give his inheritance to his brothers. If he has no brothers, then you shall give his inheritance to his father's brothers. And if the father has no brothers, then you shall give his inheritance to the relatives closest to him in his family, and he shall possess it, and it shall be to the children of Israel a statute of judgment, just as the Lord commanded Moses. Ayan. Right. Ayun. Tita, salamat po. So one, po ng yung one, term natin na next next of kin. Pero hanggang 7 lang po talaga. At least na-gets po natin yung buong story. O, pray po tayo, mga kapatid. Okay, okay. Father, thank you, God, Lord, for this word that you have. Thank you, God, for giving us the opportunity to listen and hear, God, the words that we that you spoke, God, in the book of Numbers. Father, I pray, Lord, let this speak to each one of us na nandito po. Pinagdadasal po namin about isa, Lord, na meron po silang makuha from here. Yan po ang prayer namin, Lord, na mag-speak po ang word ninyo sa buhay nila today. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So ang background po ng preaching na to is that for 40 years, nag-journey sila from Egypt, palabas po, papunta ang Promised Land, which is sa Israel po. So namatay na po yung mga first generation na nandun. So first, ang binigay sa kanila is to fight, to count all fighting men to go to war. The second is to have an accurate accounting how to divide the land properly with the tribes of Israel. Ito po yung nangyari. So dahil doon, itong mga anak ni Zelophehad, siguro malamang Pilipino to si Zelophehad, may H eh, Zelophehad, di ba? Pag mga Pilipino kasi may mga Jojo, mga ganun. Indai. Puro H yan. So, malamang Filipino to. Na, can you imagine na sa Bible? Anyway, akin lang yan. So, so bakit kaya significant yung mga daughters na to? No? Number one, seldom lang po tayo makakarinig ng mga preachings about them. Actually, na-name sila. Kung alam po natin sa Bible, kung nabigay yung pangalan ng mga tao, it's significant po. E, limang babae ang kwento. So, ang sinabi dito, out of 600,000 men, na na-count during the time sa panahon ni Moses, na single out isang pamilya, walang anak na lalaki. Can you imagine that? You know, ang maganda dito is that how can we go for a norm, go against the flow? Mayroon tayong tinatawag na norm eh. Ano ba yung cultural concept, no? Na inaano dito, na pinapalabas is that during that time, sa ancient East, no? Middle East, ang mga babae is property. Alam nyo po yan, take note, kahit hanggang ngayon, kakakaroon lang nila ng driver's license, no? Kakadrive lang ng mga babae doon. Bawal sila on their own. So, ano sila? Marginalized, second-class citizen, ganun ang considered ng mga babae. And kung nabubuhay ka ngayon, babae ka, this very generation, you are super blessed kasi there are women way before history na nag-pave ng way paano nagkaroon ng freedom of a lot of women, you know? Kung ikaw babae ka, you can be president.
Did you know sa Philippines, dalawa ng babaeng presidente meron tayo? Sa Amerika, wala pa. Magkakaroon pa lang, di ba? Baka mga apo nyo na yan, no? Tita, tito. In Jesus' name. So, I hope na that's our disciples right there coming in. So, ang kwentong to, sila, lima sila, wala silang lalaki kapatid. So usually ang mga babae na mga sisters, they will be taken care of. Kung hindi sila nag-asawa, they will be taken care of ng mga brothers nila. So that's why it's really important for you to be married. I saw a video. I'm not sure if you saw Nas Daily. I'm not sure kung familiar kayo sa kanya. Famous siya sa Facebook. So gumagawa siya ng storya for 1 minute. One of the features na ginawa niya doon is that merong isang lalaki, well, babae siya, tapos nagtayo siya as lalaki in Saudi Arabia. Ang ibig sabihin, babae naman siya talaga, pero she has to dress up a man, talks like a man. How? Because nabiyuda siya, namatay ang asawa niya, mga kamag-anakan niya, walang gustong tumulong sa kanya, tapos meron siyang anak, mga anak, tatuatang lalaki na anak. Walang magpapakain sa kanya. So, ginawa niya, pinuto yung buhok niya, nagdamay siya ng panglalaki hanggat sa naging laborer siya, naglinis siya ng shoes, para lang mapatapos niya yung mga anak niya. So, this is a very good story, no, na nakita natin through the years, na nagkaroon na ng way for these women to actually create something and create an impact sa society nila. And amazing stories just like that. So, ano matututunan natin sa limang magkakapatid na to, limang babae? Number one, meron tayong tinatawag na bold faith. Okay? Bold faith stands on God's promise despite the circumstances. Bold faith stands on God's promise despite the circumstances. Sinabi dito sa Numbers 27, 2-4, sabi dito, and they stood before Moses and before Eleazar the priest and before the chiefs and all the congregation at the entrance of the tent of meeting, saying, our father died in wilderness. He was not among the company of those who gathered themselves against the Lord in the company of Korah, but died for his own sin. Ano pong sin niya? Of course, unbelief. Remember ninyo na lahat po ng generation na lumabas from Egypt died during sa process for 40 years. At sino yung mga nakapasok lang sa promised land ay yung mga napanganak sa wilderness. So it doesn't mean nasa wilderness ka ngayon, enda ng buhay mo. Okay, magandang story ito. And let's continue. And he had no sons. Why? In verse 4, why should the name of our father be taken away from his clan? Because he had no son. Give us a possession. So, kung ang mga babae walang boses at that time, dito, ang lakas ng loob. Humarap sila sa council. Di ba? Parang United Nations Council, parang ganun, lumabas sila. Kailangan namin ng aming mana, no? Meaning, faith is definitely believing in what is true, even when it does not look true. Nagets niyo ba ang concept? Faith yung nagsasabi sa'yo na kahit hindi man totoo, mukhang totoo, totoo siya because sinabi ni Lord. Faith is acting on what God says. Prinamis ni Lord, magkakaroon ka ng inheritance, kahit ano pa yung sitwasyon mo sa buhay, mangyayari siya. Ang tanong, kaya mo bang panindigan yung promisa ng Panginoon sa'yo? How could they stood in front of the council in spite of their circumstance? Marginalized sila, limited sila. You know, sometimes you will be in a place where you don't know, andun ka sa limitation mo, ito na siya. Ano bang sinasabi ng reality sa'yo? Hindi mo kayang gawin yan. Punong-puno ka na ng utang, di ba? Yung relationship mo, di ba? Sumakasil kabilang bahay na si Mister, you know? Yan yung mga normal na nakita mo ngayon. Pero ano bang promise ng Panginoon sa'yo? Ano bang promise ng Panginoon? At the beginning point is that they knew that they had an inheritance. Ano bang promise ng Panginoon sa inyo? Kasi kung ignorante sila sa inheritance nila, wala silang mag-claim. Nag-guess nyo po ba? Kung wala, hindi nyo alam ang inheritance nyo, hindi nyo siya mag-claim. So, they knew what they were receiving from God. Pangalawa, they knew the basis of their inheritance. Ano bang basis ng inheritance nila?
their sole basis for this inheritance is based not on the law, which is hopeless ka na. Kasi sinabi na ng law, pag hindi ka lalaki, wala kang inheritance. Pero ano sabi dito? Yet they believe and realize that their inheritance is not based on the law, but on the promise of God. Yung inheritance po natin mga kapatid ay base lang po talaga sa promisa ng Panginoon. Ang tanong, alam mo ba ang promise ni Lord sa buhay mo? Kasi kung hindi, abay, time, di ba? Pag magbasa-basa naman ng konti ng Bible, pag may time. Remember, they have not even entered the promised land yet. But, by faith, alam, kiniklaim na nila yung ano, yung land para sa kanila. Di ba? Can you imagine, binibilang na nila yung piso, yung chicks bago mapisa. Yun. Bago naging manok. Diba? Ito yung kinagawa nila. Pero alakas lang kasi ng loob nila. Kapal na mukha, diba, ng mga kakapatid na to? You can count and depend on the creator of the universe, the heavens and the earth. Kung wala po kayong klaseng faith na ganyan, yung makakapal na mukha na faith, siguro kaila, ako, I really appreciated this woman kasi it gives my it fired up my faith na, uy, silang lakas ng faith nila, di ba? Parang ako, di ba? Can you imagine? Itong limitation mo, ito na siya, nakaharap sa'yo. Aangal pa, no? Umangal. Tapos biglang sinabi ni Lord ng ending, tama yung mga babae niyan. Bigay mo. Parang, wow. So this woman realized that the promise land is based on God's promise. It is based on grace, not on law. The promise of God for you is based on His grace and not on the law. Kasi kung law lang pag-uusapan, kung reality ang pag-uusapan, tapos na po tayo. Di ba? Wala na po tayo na, wala na tayo something to claim on. Di ba? Wala na talaga, no? So bold faith stands on God's promise even if your circumstance dictate otherwise. Kahit yung circumstances mo in life is different. So, knowing na meron po tayong inheritance based on God's promise na binigay niya po sa atin. So, the thing is, I pray that we would have the courage to stand up and speak up. No? Sometimes, you have to declare the word of God sa buhay mo, sa situation mo. Situation, in Jesus' name, you will be thrown to the sea. You know, the Bible says it's clear that whatever mountain that we're going through right now, di ba? It can be thrown to the sea. So, malakasan na lang ito ng faith, di ba? So, in Christ, we have the inheritance and it is a glorious inheritance. Ang prayer po ni Paul is, sa Ephesians 1:18, sabi nito, I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints. Mga kapatid, kahit hindi man po halata, you know, and a reality na hindi glorious inheritance, mga kapatid, glorious po siya talaga. Maniwala kayo. Nakasulat po siya sa Bible. Okay? Pangalawa, ayan, bold faith claims God's promise. Sa Numbers 27, 5-6, sabi dito, Moses brought their case before God, and the Lord said to Moses, the daughters of Zelophehad are right. Tama daw sila. You shall give them the possession of the inheritance among their father's brothers and transfer the inheritance of their father to them. Can you imagine? Sa last ng faith ng magkakapatid na to, si Moses, kinausap si Lord. Nag-courtesy call, God, makinig ka sa akin. Sinabi nung dalawang babaeng to, may right daw sila for their inheritance. Di ba? Tapos, ano sabi ni Lord? The daughters of Zelophehad are right. Aba, ang tanong ko lang, alam ba ni Lord na tama to mga to? Di ba? From the onset? For sure. But the question is, would you have that kind of faith katulad nung limang magkakapatid na to na babae, to actually ask God, in Jesus' name, sinabi mo, di ba? Kaya mo bang panghinawakan yung promise ng Panginoon sa'yo na, Lord, sinabi mo sa akin, narinig kita. Di ba? God is a faithful God and He's a God full of grace and love. Mga kapatid, ang ating ano dito is that
ang faith po natin, ang bold faith, meron po siyang double acting like a sword, no? Double blade siya. Hindi lang siya nag-a-affect sa buhay mo, hindi lang niya i-change yung circumstances mo, kundi i-change niya rin yung circumstances ng ibang tao, lalo na yung related sa'yo. Tingnan mo, ang ginawa ng lima, out of that generation would thank them. Bakit? Do you think may mga family pa in the future, generations after, hundreds or thousands of years, hindi makapag-benefit dun sa sinabi nila? Of course! Dahil yung limang faith ng babaeng to, binago yung law. Can you imagine? Grace changes laws. Binago. O sige, bigay na. Lahat ng basa, pag walang babae, bigay sa kanila yung mana nila. Nag-take effect po yung promise nila. Nag-take effect po yung faith nila, not just sa kanila, kundi sa mga salinlahi pa. Ito lang sabihin ko sa inyo. Your faith would affect yung faith ng anak mo, apo mo sa tuhod, apo mo sa dapa-dapa, ano pa ba? Sa pinakamahabang apo, kaapuhan mo. So my prayer is that you would have the courage every day to ask God in faith kung ano man po yung promise niya sa inyo. Mahirap man po gumising every day, no? Minsan wala kang purpose. Bakit ka gigising? Para saan to? Di ba? Hirap ng buhay. I believe that, you know, ganun po ang reality natin. Yun po yung limitation natin. But would we have that kind of faith katulad po ng mga magkakapatid na to? Now, Romans 8, 3 to 4, basahin ko lang. Romans 8, 3 to 4, sabi dito, for God has done what the law, weakened by the flesh, could not do. By sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for His sin, He condemned sin in the flesh. Verse 4. In order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. Alam mo kung si Jesus Christ walang faith, na kaya niyang gawin yung pinapagawa sa kanya ng Diyos Ama, do you think we can enjoy the salvation that we have today? Hindi po. And my prayer is that you would have that faith, no? Katulad ng five sisters na to, no, na si Jesus Christ, for example, Jesus Christ walked through every, you know, habang pinapako siya, Christ thought about that, you know, that he would have the faith, okay, God, Father, gagawin ko to, not my will, but your will be done. Magiging ganun po sana po ang magiging prayer po natin. Ano? So, close lang tayo sa prayer. Father, thank you, God, Lord, for the word that you've spoken today. Lord, I pray po sa mga kapatid ko today na nakikinig today, kasama po namin sa gawain na to. Salamat po, Lord, for bringing them into an understanding na kayo po ang in control, Lord, sa buhay natin. Lord, kung feeling man po namin, tingin man po namin na hindi po talaga in the reality, wala po talaga. But I pray, Lord, for a miracle sa buhay nila today. Lord, sa relationships nila, or even for their jobs, Lord, or sa mga business nila, kung meron mo po sila mga business, Lord, sa eskwelahan nila, Lord, I pray, Lord, na yung faith po nila, Lord, nakikita nyo to, Lord, eh, nakikita nyo po yung pananalig ng bawat isa. And I pray, Lord, na you give them the courage to do that, Lord. I speak for faith to rise up right now sa puso po nila, Lord. And I believe, Lord, that you're the God who is faithful, and you've never been late, Lord. Hindi pa po kayo nagiging late, ever. And you're the God who provides, Lord, not just money, but relationships, everything, Lord, that we need, Father. I bless them. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you. I like gusto ko yung sinabi mo na itong yung mga kababaihan na ito ay, they have that faith, strong faith. Mm-hmm. Yun ang nagpanalo sa kanila. Imagine kung meron tayong ganung klase ng paniniwala na you believe. Oo. And you trust. Diba? Ibang klase, diba? Imagine mo. Oo, mga babae ito, nakakalalaki. Oo, mga babae pa man, di kaya na sinabi mo, ang mga babae, second class lang sila. Noon, ha? Yeah. Oo. Di ngayon, di na. Do you think sa panahon ngayon, until now, Jesus is practicing the old custom nung araw up to now? Or nagbago na rin siguro si Jesus? Ay, di na.
Kasi sabi nga niya, yung mga kababaihan nung araw is second class lang. Mm-hmm. Oh, yes. Do you think si Jesus ganun pa rin ang ano niya ngayon? Generation pa rin? Hindi na, iba na. Kasi by grace na tayo eh. Okay. So, but anyway. He fulfilled the law. Gaya ng tanong mo kanina, no? Do we have that kind of faith? Ang tanong, yun ang big question mark eh. Yun ang biglang na-capture sa akin kanina. Meron ba tayong ganong klaseng faith na in times of trouble, yung ating problema sa pera, problema sa health natin, like me, problema sa relasyon, away mag-asawa, away magkapatid, away sa mga kung ano-ano, whatever. Ano? Yeah. And you have that strong faith kung meron tayo nun. But before we have that faith, kinakailangan kilalanin mo muna ang Panginoon, di ba? Amen. Kasi kung hindi mo kilalanin pa, ba't ka magtitiwa? And the same fact with a doctor. Sabi ng doctor sa akin, mabuti, nagpunta ka sa akin, doktor ako, di, para masabi ko yung sakit mo. Di ba? So the same way yung ating paniniwala sa Panginoon, eh, Diyos ka eh. Naniniwala right. Kung Diyos ka, ikaw ay walang imposible sa iyo, you can do anything, everything, so nothing is impossible. So yun ang aking faith. No matter what, masinabi mo na hindi mo ko iwanan, hindi mo ko pababayaan, then paninindigan ko yan. And that is why we have to claim. Yun ang kinakailangan kunin natin, ang kailangan sungkitin natin para lahat yung ating mga mithiin sa ating buhay ay makuha natin. In Jesus, in Jesus' name. Yeah. In Jesus' name. Oo. It's actually, nung habang minemeditate ko yung salita ng Panginoon, ako talaga yung na-blessed ba? Mm-hmm. Sabi ko, grabe ha, nagkaroon sila ng ano, nagkaroon sila ng part sa history. Diba? Oo, diba? Nailagay yung heart nila doon, yung desire lang naman nila is kawawa naman kami mga babae, wala kami mana. Pero dahil doon, generation will thank them. Diba? Minanatuloy ng ano ng susunod na generation yung naging history nila. Amen. Yeah. Kaya yung mga babae ngayon ay hindi na sila second class ngayon. Because of this history. Ayan. Kaya, amen. All right. Thank you Pastor Jay. Ang ganda thank you, Pastor Jay. Ang ganda ng ano ng ating topic. Anytime po. Tito yes. Tsaka tita. Si Becca ba nasaan? Alam mo po, nag-aabang na lang yon. Siguro, i-schedule natin yan. Sinabi niya. Yan. Oo nga. Sinabi na niya. Nagsabi na siya sa akin. Oh, talaga? Yan. That's good. Okay. Willing. Inaasabi ko, ayusin mo na yung preaching mo para go na. Actually, itong week na ito, puro kababaihan naman. Inuna lang kita. Kasi Monday, iba-ibang pastor eh. So, right. Tuesday, dapat si Norman. Mm-hmm. Yung mga asawa naman nilang mga babae ang sinabi mo na ba? Ay, hindi pa nga, pero yun ang naisip ko. Kasi because of your topic, it gives me an idea, di ba? Mm-hmm. Para yung mga lalaki naman, girl power. Oo, maghugas muna kayo ng plato. Oo, mag-alaga muna sila ng mga anak nila dyan. Diba? Buti kami may dishwasher. Padusot ka. Magasa sa tubig yun. My point. Nga, announce ko nga mamaya. Sabihin ko nga mamaya. Oh, this week support po. Support time dyan. Ayan. Opo. Okay, Jay. Thank you so much. See you on... Thank you, Pastor. Yeah, thank you. Ayan. Love. Ganun pala. Pwede rin yan. Hindi, masyadong malaking sa pwede kanya. Pwede rin yan. Buong puso yan. Mag-screenshot nga po ako para may post ko po. Sige. 1, 2, 3. Teka, sandali. Teka, magpapaganda muna siya. Okay. Sandali lang, siya wait lang. Siya magpipicture sa atin. Ready? 1, 2. Yan. Alright, thank you. Pinicturean ka din namin, Pastor. Okay. Sige, salamat po sa lahat sa pag-welcome po. Sana okay. Sa susunod, you know. Okay, Pastor. Lagi po sa video, nakaka-bless po ang ministry na to. Lagi amen. Po akong kasama. Amen. Thank you. Kasama God ka na ng iRadio. Regards kay Becca. Regards. Alright. Okay, thank you. Bye-bye. Pastor Jay Mamon po ang yes. Ating guest for tonight. Napakaganda ng topic niya. Ayan, sabi ni Pastor. Di sinabihan mo din ba si, ano? Ha? Si Gay.
Nauna, sasabihin ko na. Magsasalita. Tinatawagan po namin ang mga kababaihan na mga asawa po ng mga pastor. This week po, please lang, pasensya na, short notice lang po. Ano? Talaga. Kasi ito yung, anong tawag dito? Yung topic ni ano pa Pastor rin, Jay. Mother's Day month pa rin tayo. Oh, kasi nakaka-impress yung girl power, di ba? Mm-hmm. Yung mga woman's power. You know, we need your expressions, you know, mm-hmm. ng mga kababaihan na ma-share ninyo yung inyong saloobin. Oh, yes. Tungkol sa buhay natin, sa takbo ng buhay, problema sa pamilya, o anuman dyan, o ma-share nyo, tinatawagan po natin ang mga asawa po nila. Si mga tomorrow, Pastor Norman, dapat ano? Pastor Norman, I'm sorry, pero si Sister, ano muna? Mayrin muna, isalang natin. Please, kung pwede lang ba? Kung po pwede. Ay, bukas daw ako. ikaw muna ang mag-alaga ng mga apo. Mga anak, sorry. And then kung Wednesday. Kung papayag siya. Ayan. Please lang, please, pabor kung lang. Kung pwede. Pabor lang. And then, tinatawag ko ng attention si Pastor Franz Bo. Oh. Pastor Franz, baka pwede naman si Sister Mayrin. Mary Grace Bo. Pastora Mary Grace Bo, di ba? Tapos, Thursday, Pastor James, tumabi ka muna, pwede? Si Sister Nelda muna ang pagsalitain natin. And then, Friday, Pastor Sunny, pwede ba manahimik ka muna? Si Sister Gay muna ang pagsalitain natin. At, siya ang host bukas dito. Ay, ganon? Oo. Ikaw mag-control bukas? Dito. Bukas? Ay, nako. Start na natin bukas. Hindi kasi napakaganda po ng topic natin ngayong gabi. Okay. It's about yung women's faith. Diba? Mm-hmm. Diba nasabi nga nung unang panahon, ang mga kababaihan, second class, yung pangalawa nung lang kayo. Unang panahon. Hindi kayo, ang mga kalalakihan ang, ang priority. Noon yun. Kaya nga, ini-explain ko lang. Mm-hmm. Okay. Dahil sa mga kababaihan na ito, nagkaroon ng pagbabago ang generation noong araw hanggang sa ngayon, tumalab. Siyempre. Di ba? Kaya, meron mga power ang mga kababaihan na mag-pray. Diba? Dahil sa kanila, ay nabago ang ikot ng mundo. Yes. Yeah. Girl power! Yes. Mabuhay mga kababaihan. Go pastora ka rin. Loko ka talaga, Eka. Kaya bukas... Eh pag ako magpe-preach, wala, puro tawa yan. Ipapakiusap natin kay Pastor Norman, please take care, paki-ano muna yung mga bata. Kasi alam kong si... ang mga nanay ang siyang nagli-lead doon sa mga anak. Just only one day, this week lang. Mm-hmm. And mga kababaihan muna natin ang ano. Malaman natin. Oo. Wala si Pastor Norman dito ngayon. Oh, hindi. Uh-huh. Hindi ko sino yung mga nakaka-relate dyan, mga kakontak ni Pastor Norman. Please, pakitawagan lang, pakitext, sulatan po ninyo, email, kahit na yung makontak ninyo si Pastor Norman, si Pastor Franz, na maabisuhan na magpahinga muna sila, mag-alaga muna sila ng mga baby nila. At yung mga kababaihan, yung mga misis naman nila ngayon. Ang naku, naloko na. Na high blood na daw si Gay. Bigla na high blood. Hindi, seryoso po. May mga pa, alam mo talagang nakaka-impress yung itong topic na ito. Mm-hmm. Yeah. Alright. Alright. Paano yan? Bilis natin natapos ngayon araw na ito. Si Pastor Sanian, diyan pala, kanina pa. Oo, kanina. Poging-pogi nga kaya, Pastor Jay. Poging-pogi siya. Tawagan natin si Pano. Tawagan natin si Pastor Sani. Pastor, nandiyan ka ba, Pastor? Andiyan yan. No? Hindi umaalis yan. Pastor Sani, pakisagot. Magaling sa sermon yan, sabi ni. Mananalo ba naman siya doon? yung kanyang ahente, pinagsigaw-sigaw. Do not come to my parking area. Pastor. Naalala ko talaga. Good evening, Pastor. Good evening, ako. Hindi ako nakaready. Wala ako yung makeup artist ko. Hindi, ayos lang yung Pastor. Hindi kasi nakaka-impress yung sinabi ni Pastor Jay Mamon kanina. Magaling naman talaga. Panahon pa ni Jesus Christ. Mm. Talaga.
Hanggang mataas ang respeto niya sa mga babae. Kita nakita mo yung nahuling adulterous woman, mobile adultery. Si Magdalene. Talaga, hindi yun. Sabi niya, kung sino man sa inyong walang kasalanan, siya ang unang bumato. Ang principle behind that, Jesus will not allow anyone to treat a woman like that. Yun ang mapababae, mapalalaki, ano, pare-pareho para sa kanya. Pantay-pantay. Kaya napaganda ng napaka-pogi ni Pastor, ano? Sabo naman, kaya hindi ako nagsumbrero. Hindi mo nakita yung kanyang mother. Oo, sexy. Maganda si mother. Oo. Na-meet yun na ba mami niya? Well, kanina lang. Si Pastor Jay. Kanina lang, Pastor, nakita namin. Sabi ko, wow. Batang-bata, parang 26 years old, sabi ko. Ilocano pala siya. Nag-usap sila. Alam mo, sige, palagay ko, yan ang magaling na mag-sermon eh. Yan. Magaling. Talagang mag-sermon, mahusay. Pagdating ng sermon, number one yan. Ay, kita mo naman yung ahente mo, di ba? Na-sermonan siya ng divorce. Tsaka, hindi na ako makahirit pag nag-sermon yan. Tahimik ka na. Andyan si Pastor, andyan si Marlon Adatu. Adatu. Inaanak ko rin yan. Inaanak kayo. Ayan, marami bumabati sa inyo dito, Pastor. So, Pastor, sa Friday, si manager mo nang ano, sasalang natin. Oh, nako. Ready yan. Pagdating ng sermon, ha? Hindi naubusan yun. Ayos na ayos yan. Si Pastora Myrene, yan. Daba yan. Si pahinga muna yung mga lalaki. I-message ko si Pastor Norman. Ayan. Ayan. Si, sasabihin daw ni Pastor Bo kay Pastora Mary Grace. Ayan. Yes. Oh, one time lang naman. One time. Okay. Maganda yan kasi mga babae naman ang taya. Oh, para makita natin yung power, woman's power nila. Ako ang ano dito, ako ang anchor woman. Siya naman ang nandito, Pastor. Oh. Wala, puro katatawa na. Brother Ramon, pinagpa-practicean ko yung ano, yung ano nga bang tawag doon? Station ID. Oh. Meron ka ng station ID rin. Oo. May sample. Hindi. Ano rin, yung iRadio. Para sa... This is iRadio. This is iRadio. Naglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Hindi kaya lang, ako na rin yung babae. Paano yung babae? Ang oras ay alas 9 na ng gabi. Ang oras po natin. Standard time. Ang oras po natin ay alas 9 na ng gabi. Pacific Standard Time. Live kami nagbo-broadcast. Nasira ako na po. Na-memorize ko na yun eh. Kami po ay live na nagbo-broadcast. Yeah. So Bellflower, California, USA. Ah, di ba may USA pa? Oo. Oh. Tsaka sabay tawa. Ayan, ganyan o. Kaya yan, Pastor. Gagaya ko kay Jay. Ire-record ko nga yung boses yung tawa nito at gagawin kong sound effects. Ginawa ko na totoo yan, ang ganda. Sige, Pastor. Ginawa ko na dati yan, Pastor, pag nalulungkot ako nung araw. Di ba, cassette tape pa? Nire-record ko yung tawa ko, Pastor. Tapos, maya't-maya pa, ulit-ulit na. Pag nalulungkot na ako, pinapakinggan ko, di tumatawa na rin ako. Pastor, marami nagte-thank you sa blessing ninyo noong last Friday. Thank you daw, last Friday. Ayan, maraming sabi. Walang anuman. Kaya nga, sagot, susunod, babae this week, sila naman ang sagot ngayon. kaya nga. Sila naman. Si Sister Gay ang taya. Tama yun, Pastor. Sila naman. May lahat kayo. Oo, pati ito. Ako lang ang makikinig eh, o, di ba kayo nagbibigay? Hindi, ikaw ito nakaupo dito eh. Ganon? Ikaw ang anchor woman ngayon. Ikaw magkocontrol ngayon. Bukas. Sister, i-record mo yung boses niya, Brother Ramon. Oh. Station ID, baliktad. So magsasabi ang oras
Balita. Kaso ang tinis ng boses niya ito. Hoy! Ano yan ha? Namomodulate like, ko. This is iRadio. Ayan. Mara, alam niyo ba, Pastor, nung ako'y nagra-radio pa kami? Subukan mo nga. Subukan mo. Ano ba yung sasabihin ito ko? Ito po ang iRadio. Lagyan mo lang ng ano, ng echo. Sige, sample. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Take one. Ito po ang iRadio. Naglilingkod sa sambayanang Pilipino. Ang bilis eh. Dandahanin mo naman. Eh, gusto ko mabilis eh. Hindi may lakad. Meron. Okay. Take two. Ito po ang iRadio. Naglilingkod sa sambayanang Pilipino. Sige na. Nadira mo na yung record mo yung maganda. Take one. Hindi. Kulang sabay, pa. Sabay tawa. Kaya mo sabay. Napahalakak tuloy. Tapos banta mo sa iyo oras. Oh, madali na yung sa akin, Pastor. Ako dati gumagawa. Oras po natin ngayon ay meron tayong... Wala. 11 minuto makalipas ang... Tatawa ka din, yung tawa ko. Ay, hindi ko kanakaya. Tatawa naman ako. Tawang pa kito, Diaz pa ito. Ito po ang iRadio. Naglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Ulitin. Ay, wala ka talaga. Okay. I-record ko yun. Ayan. Kayang-kaya ko yun. Naku. Gagamitin natin din yung mga kababaihan. Sila, i-record natin yung mga boses nila. Mm-hmm. Gagamitin natin ad-lib dito. Si Eka, si Tina, yung Team Sawi. Eka, Tina, Lorna. Ayan, Team Sawi. Kilala niyo yung Team Sawi, Pastor? Nawala si Pastor. Ayan. Ayan. Okay. Thank you, Pastor. Kami magpapaalam na. Thank you so much. Sige. Okay, Pastor. Pakisabi na lang kay manager. Okay. Alright, Pastor. Bye-bye. Brother Ramon, ipag-pray niyo si dalawa, si Brother Tito Ledesma. Okay. Ano naman, yung sakit ni Tito, ano, parang kailangan lang niya magpalakas. Oh. Bakit, Pastor? Anong niya? Yung acid? Parang yun nga, hyperacidity. Eh, pareho lang kami nun. Yeah. Walang ganang kumain. Oo. Oh. Kaya pumapala. And then, James. James. Ano. Oo. Oo, talagang dumadaing sakit ng likod. Oo nga daw eh. Pray niyo po si Pastor James. Okay, mm-hmm. Sige. Okay pa, Pastor. Tama, hindi siya uubra niyan dahil may sakit siya. So si Sister Nelda. Nelda muna ang mag-handle. Eksakto, talaga God's will talaga. Oo. Okay. Baka ngayon pala Sister Nelda hindi na makatulog. Kayang-kaya na 'yan. Pagka nagsasalita si Pastor James, siya nga nagtuturo, naririnig ko sa background. Kala niyo hindi ko madidinig. Mahihayin sa camera 'yon. Bumubulong sa camera, oh, naririnig kita. Okay, thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Bye-bye. Alright, thank you, Pastor. Batiin natin si Mami Ludette Ignacio. Hello of na. Course, kanina nandiyan si Marlon Adatu, DML, or Darwin Ibay. And of course, si Sister Evelyn Macarek. Salamat po sa paghatid sa bahay. Galing. Ayan. Ano yung parang, alam mo yun yung ano, yung mga ibon sa umaga. Parang ang ibon ah. Parang ibon ah. Meron pang Bukas, antabayanan nyo ah. Magla-live si Gian Cristobal. Yes. Uh-oh. Ayan. Yes. Pinabangan natin yung kanyang mga music. Yung mga kanyang... Okay, mag-record ka rin, Gian, for... Opening and closing ng iRadio. Yes. Ayan.
naman. Oh, okay, alam mo, isa rin maganda ito. Naisip ko na naman. Gawa kayo ng ad-lib o yung parang station ID. Ng iRadio. Di ba parang pag nakikinig kayo ng mga station ID ng mga ano sa radio. Mm-hmm. Meron silang kanya-kanyang ano, "Hi, this is from 99.5. Wishing you all whatever." Very Merry Christmas. Ganon, di ba? Something ganon. "Hi, kayo po ay nakikinig o nanonood sa himpilan ng iRadio. Kayo po ay nanonood sa himpapawid. Dagdagan na lang ninyo, dagdagan na ninyo. Andito po ako sa ang pinakamagandang planetang team, Mars. Pinakamagandang team ay may premyo po sa akin." Ala. Ayan. Oh, di ba? Kasi napapagod na ako mag-isip ng ano. Ako lang bahala sa ano sa saan? Sa background music. Ayun. O kaya kung meron kayong may background na music. Mhm. Eh kay, i-re-record nyo, tapos papadala nyo. Papadala nyo sa akin, gagamitin nating station ID. Ayan. Yeah. Yes. Yeah. Babae, lalaki. Sa iRadio yung i-ano ha? Yes. Gagawan. Gawa kayo ng sariling team. Yung team. Bahala kayo kung iRadio na! Oh. Gising na! Oh. Lagyan nyo ng mga sound effects kung gusto nyo. Yung mga tilaok naman. Gising na! Eto na! Eto na, eto na, ilipat na ninyo ang inyong na, pihitan sa iRadio na, iRadio na. Uy! Gumagawa nga ako ng ano eh, ang tawag dyan? Oh. iRadio na! Anya si Caselso. Ay, Caselso. Caselso de Jesus. And then, andyan na siya pala kanina. Ayan. Hindi, andyan na ba siya kanina? Pag-pray natin si, ano, ayan, si Pastor James kasi... Yeah, sama po natin sa mga prayers. Pag-pray niyo po siya. At si ang kapatid natin na si Tito Ledesma, kapatid po ni Kuli Desma. Kuli Desma. I think yung... Ganyan din ako noon eh, nung sa hyper... Yung sa acid reflux ko. Mm. Medyo nawawalan akong ganang kumain kasi... Parang busog ka na kaagad ko, konti lang ang kinain mo. Mm-hmm. And then later on, gutom ka na naman, syempre. Pero ang sabi naman ng doctor is, eat less. And then every 2 hours, kakain ka. Yes. Huwag magpapakabusog. Kasi pag nagpapakabusog ka, lalong matitrigger yung acidity. Mm-hmm. Eh, salamat sa Diyos at medyo nawawala ng konti. Ito nung araw, dito sa... Ano? Dito, yung GERD, dito sa lalamunan ko, kung napapansin nyo nun, hirap akong huminga nun. Mm. Nahirapan ako huminga. Salamat talaga sa Diyos at medyo nawala na ng konti. Minsan bumabalik, may heartburn nga ako minsan eh. Mm. Pagkatapos nung pag nag-heartburn ako, di umiinom ako ng ano, kumakain ako ng Tums. Maya-maya yung burp ko, umiikot dito sa dibdib eh. Gumagano no, bago lalabas. May sound effect talaga yun. Oh, kaganoon. Saka dati yung mga burp ko, yung mga dighay ko, mm-hmm, grabe. Oo, gumawa ganun eh. Ganun talaga ang ano yan. Ngayon hindi na diglo na, hindi na dighay. Diglo. Ganyan siya dumigay nung araw. Tapos ayun. Sabay. Ay. Oo, dati utot ako na utot. Ayan, kasi nga yung ano, yung gas. Yan. Yung ganun. Kaya maraming bawal. Tinigilan ko talaga. Coffee, yung mga caffeine, yung mga dairy products ito, like... Ito, pag umutot to, parang barko eh. Boom! Grabe ko noon. Parang barko eh. Huwag naman barko, yung anong tawag doon. Abuntang Mindoro. Yung mga cruise. Yung mga nagku-cruise na ano, yung malalaki. Para social naman ang dating. Ganun tulog na. Ay, nako, paalam na tayo. Okay, paalam na tayo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating programa, sa iRadio. At naway na nagkaroon po tayo, nakapulot tayo ng magandang balita na na-share ngayong gabi ni ating buting pastor. Pastor J. Mamon. Ano? Yes. Mga babae, meron po kayong power. Power na syempre naman. Makipag-usap. Yeah. At magtiwala sa ating Panginoon. Kinakailangan natin ng trust. Unang-una sa lahat, paano mangyayari ang isang bagay na gusto natin kung wala tayong, hindi mo kilalang Panginoon. Kinakailangan kilalanin muna natin ang Diyos. Mm-hmm. Pag kilala mo ng Diyos, may tiwala ka na sa Kanya. Mm-hmm. Parang isang doktor, gaya na na-sample ko kanina, nagtitiwala tayo sa doktor kasi nag-aral sila. Nagpakadalubhasa sila. Mm-hmm. So alam nila yung mga solusyon sa mga sakit. Ganon din ang ating Panginoon. Na siya ang Diyos na nakakaalam kung anong mangyayari ngayon, bukas,
at sa darating na panahon. Ibigay natin sa Kanya lahat ng ating problema, ang ating suliranin. Magtiwala tayo sa Kanya. At lahat ng ating problema ay Kanyang didinggin. Amen. Hanggang bukas po muli, ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Tandaan po ninyo, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Amen. At huwag natin itong pababayaan na masira ng ganun-ganun na lang ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Good night po and God bless. And we have again, Gian. Yes. Para i-close natin ang ating ngayong gabi. Good night and God bless po. Bye, Ate Leia. Bye, everyone.
po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.